So for today's video, we're going to New Passi, Tacurong City to meet one of the best artisans here in our municipality. Join me to know what's behind the success of those handicrafts he made. So what are you waiting for? Tara! Magandang hapon sa ating lahat. Bago tayo magsimula, ipakilala ko muna ang ating sarili. Ako ba si kagawad Bernardo Maygay. So, ang product na ito ay tinatawag nating Rotaract. Actually, ang Rotaract galing sa buko MIDRIB, hindi lamang ma'am sa ang pupu MIDRIB, hindi lamang sa protein natin pwede gawin, kundi pwede tayo makagawa ng mystery, basketry at itong protein. Kami nito ma'am pa sa paggawa nung pagsimula ng agropier ng barangay. Actually ma'am, ito nagagawa namin ito, nakatrain kami isang high school time pa sa practical arts. So na maintain ko ang paggawa nito hanggang ngayon. Ang earn niya makatabang sa pamilya, makahatag sa gamit sa nangangailangan. Ito pupu MIDRIB at saka ito. Ang dalawang ito, yun ang kapartner niya sa paggawa nito. Yung Rotaract may git sa 2 oras matapos ang isang klase. At depende sa kalaki, kung mas malaki, siyempre mas matagal-tagal. Mahirap kasi yung paglinis nitong ting-ting. Minsan mayroon may mag-order na sa mga nagakitiring or sa restaurant, minsan sa public market. Sa Siyaki, mayroon din kaming pisto doon sa Tacurong San Emmanuel. May center kami dyan. So dyan kami nag-display. Yung mga nag-display ng mga native dyan sa native products market or di kaya yung pang sarili lang sa pamamahay, pag-type nila. Ay, ang Rotaract, hindi lamang ito sa pagkain magamit. Pwede din natin gawin na whole decor. Siyempre, pwede natin itong decorate. Marami kami pagsimula nito, sir. Kaso lang kay medyo mahina ang marketing kasi ang kompetensya hindi na nag-agi sa DTI. Wala na ka sumusunod sa costing. Siyempre, malugi kami. Kaya may costing dapat inisya. Pero yung kompetensya wala, kay wala namang binibili na material, available man kahit saan tayo. So dito kami nag-down sa Rotaract. Siyempre sir, kung kailangan natin kung gaano kalaki yan, una i-classify natin yung
ating ting. So gawin natin yung mahaba, ito pwede natin magawa na mas malaki-laki. Sa pagsimula natin dyan, hindi lamang hindi na basta-basta tayo na kahit ilang piraso lang, siyempre same ito sa itong parte ng itong grupo-grupo na ito. Kung gusto nating malaki, siyempre marami yung ting-ting na gamitin natin. So gawin lang natin 12 para medyo madali-dali. Kaya sa ngayon, kung pwede ibalik natin yung mga nakaraan sa ating mga magulang noon. Talagang ang mga materials na pwede natin pinapunta sa paligid para sa ating mga kagamitan. Hindi lamang sa ating gamit, pwede pa natin ibinta. Marami akong natutunan sa paggawa na or sa handcrafting made of midrib. Nakilala ko din ang tao na sa likod ng tagumpay ng sa ganitong larangan. Sa mga kapwa ko kabataan, take this as a way to continue to love and support our own products. So that's it for today. I hope you enjoyed, inspired, and learned a lot as much as I am. So, see you in my next vlog. Ciao!